Hi guys, we're all the way, it's me, Grace. Welcome back to my channel. So, as you can tell from the title, gagawa tayo ngayon ng What's in My Bag video. So, grabe guys, ang tagal na nung last na What's in My Bag video ko. Siguro 2016 pa yon. And sabi ko, kailangan ko na gumawa ng updated one. Kasi syempre, marami rin naman ang nagbago sa bag ko and all. Personally, I love watching What's in My Bag videos. Gusto kong malaman kung ano-ano nga ba yung mga nasa bag ng mga paborito kong YouTubers. Kaya naman sabi ko, gagawa rin ako for my channel. So guys, if you wanna know what's in my bag, please keep on watching. Alright guys, so I have with me here now my everyday bag. And ito yung itsura ng bag ko ngayon guys. This is my everyday bag. This is what I bring with me sa work. And ito ay binili ko sa Dorothy Perkins. And kapag ginagamit ko tong bag na to guys, sobrang dami talaga nagko-compliment sa bag ko. And marami nag-aakala sa kanila na nabili ko siya sa Charles & Keith. Pero sa Dorothy Perkins ko siya nabili. It is a structured satchel bag. Hindi, it's a structured bag. Hindi ko alam. Bowler bag ba ang tawag dito? I'm not sure. Pero ito yung itsura niya. So, sobrang okay niya for everyday. Kasi kahit anong suotin mo is pwedeng-pwede bagay siya. Tapos, ayan lang. Meron lang siyang handle dito. Kung nyari gusto mo siyang gawing sling bag. Ayan, meron din siyang ganito. Tapos, pwede din siyang gawing cross body bag na ginagawa ko guys kapag pa-uwi na ako kasi nagko-commute lang ako. So, ito yung itsura niya guys. And, usually nilalagyan ko to nung parang bag handle wrap. Kaso ngayon, hindi ko siya nilagyan kasi meron ako ditong bag charm na flamingo. So guys, ito yung overview ng bag ko. This is my everyday bag and kunin ko na lang kung ano yung makakuha ko. So first thing in my bag is itong aking earphones. Tapos charger na wala yung cord kasi ginagamit ko siya dito sa aking phone kanina. And sobrang, alam nyo bang, sobrang low-bat freak ako kasi kapag umaabot na ng 70 or 60 yung phone ko, nagpapanik na talaga ako na feeling ko kinakailangan ko nang mag-charge. And I don't like the feeling ng low-bat ako kasi I feel like I always use my phone. Tapos alam niyo naman guys, ang mga iPhone palagi siyang or mabilis siyang maloba. So kailangan mo talagang may dala-dalang palaging charger or power bank. So ito, nag-charge ako sa office. So, ayun, dala-dala ko siya. So, I also have with me my hairbrush. And gustong-gusto ko to guys, kasi yung bristles niya is gawa sa wood. I also have with me my anti-radiation eyeglasses. Sa tapat ako lagi na computer and kinakailangan maprotektahan yung mata natin with the harmful radiation ng computer. So, ayan siya. Sobrang cute niya kasi ano lang siya. Clear yung frame niya. Tapos, ayan siya. Kalimutan ko na kung saan ko siya nabili, pero feeling ko sa Firmo ba? Lalagay ko yung link sa baba, guys, pag naalala ko. And is my company ID. Ayan. Company ID. And then, I also have with me my lotion. Guys, hindi ako mabubuhay ng walang lotion. Kasi, gusto ko lagi yung kamay ko is malambot siya. And then, hindi naman ako nag-opt na bumili ng hand cream. Kasi, sobrang liit lang nun, diba? And feeling ko, 1 week lang tatagal sa akin yun. So, ito, bumibili ako ng lotion sa bench. Ito yung make me blush na body lotion. Body lotion siya guys, pero ginagamit ko siya for my kamay kasi nga malakas akong gumamit ng lotion. Also have with me here my home keys. Tapos meron lang siyang mini mouse na keychain galing to sa pinsan ko. Tapos ganito karami guys yung keys namin sa bahay. Hulaan nyo na lang kung grabe, ilan yung pintuan at gate namin kasi ganito sila kadami. I also have with me my makeup bag. My makeup bag is from MAC Technique and grabe, luma na nga siya. Nung umattend ako nitong ng workshop with Anakay. So, ayan. Hindi ko na isa-isahin guys kung ano yung laman. Pero, ayan lang siya and very, very minimalist. Recently, hindi na ako masyadong nagme-makeup. What I mean by that, hindi ako masyadong nagbe-BB cream or foundation. Usually, pressed powder na lang, blush, mascara, and then lip tint.
okay na ako. So ito medyo lumiit siya and all, andiyan din yung pabango ko. I also have oil blotting paper, and ayan, basically that's how my makeup bag looks like. So next item naman guys is of course my wallet. This wallet was given to me by my friend Judy. Hi Mamu, if you are watching, thank you so much for my wallet. This came in at the right time, at the right moment. Wow pa. Love ano lang eh, no? Love story. Kasi, sira na yung luma kong wallet. Tapos, saktong-sakto, binigay niya sa akin to parang after my birthday, pa-birthday niya. So, ayan. Ayan, ang gusto ko sa kanya is that meron na siyang, marami siyang card slot, guys. So, marami kang malalagay. Tapos, merong coin compartment and then bills compartment. So, sobrang okay niya. Andito na lahat ng kailangan ko. And the downside lang is, kapag nawala to, is pahirapan. Kasi andito lahat sila. Matatapos na tayo. Hindi ako masyadong marami kasi talaga maglalagay ng gamit sa bag ko kasi ayoko nang mabigat. Recently lang akong parang medyo nag-rely sa wet tissues kasi parang ginagamit ko to, kunyari, if like malagkit, madumi, or like, hindi mo kasi alam yung mangyayari, especially if you are a daily commuter, you would know the struggle of not having something na could clean you or something kapag nadumihan ka or what. So, ito, sobrang okay niya. And sobrang handy niya kasi manipis lang siya, hindi siya mabigat. Plus, mura ko lang ata nabili yan. May mahiwagang chinin for my pie. This is from vegan. Galing to sa boyfriend ko. Kasi madalas siyang magpunta ng Ilocos. So, binili niya ako ng pamay pie and I actually love this. And hindi ako makakaalis ng bahay nang walang pamay pie, guys. Kasi kung makikita niyo ako sa totoong buhay and if like kilala na niyo ako, sobrang pawisin ko and nakakatawa talaga lagi kasi pag nakikita ko yung mga tao na nagpapanik kapag pinagpapawisan na ako. Kasi, oh my god, electric fan! Kasi nakakapanik talaga yung pawis ko sa sobrang pawisin ko. So, ito, dahil ako ay daily commuter, guys, meron akong pamaypay, panlaban sa init and all. Last item dito sa bag ko is a pen. Ayan, balagi lang ako may dalang pen kasi minsan hindi ko alam if like may pupuntahan ako or something. Kailangan ko ng pen, wala akong pen. Madalas mangyari sa akin yun, guys. And mas madalas na bumibili ako ng pen sa labas. So, para hindi na ako mag recurring na pagbili ng ball pen and then hindi ko naman magagamit. After ito, lagi na ako nagdadala ng pen sa bag ko. And guys, the last item here in my makeup, in my bag, is that sobrang lola nito or sobrang tita. Itong Effacescent relaxing oil. May mga times kasi minsan na kapag nagko-commute ako or like siguro pag minsan stressed, nahihilo ako or like sumasama yung pakiramdam ko. So I always have this with me para medyo ma-relax ako ng konti or like mawala yung sakit ng ulo ko kasi menthol to, tapos nakaka-relax talaga siya and all. Plus, mabango siya. Nakalimutan ko lang kung magkano, pero parang nasa 100 pesos ata tong 6ml na to. And guys, that's it! Ubus na ang laman ng aking bag. And ayun lang, sobrang konti guys ang laman ng bag ko. Kasi usually talaga, ayoko ng mabigat na bag. So, everything na nasa bag ko is lahat lang ng kinakailangan ko as much as possible. And that's it. I hope you guys enjoyed watching this video. And sana nag-enjoy kayo sa panonood kung ano-ano man yung mga nasa bag ko. Please, don't forget to like this video, comment down below, and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye-bye!